Lunes na naman. Trabaho na. Nalalagay ko na yung hinges ng service door, tapos mamaya ipapabend ko na yung mga planchet para dun sa baba. Kukulangin yung isang piraso. Bibili tayo dalawa. Nasa 1,000 rin mahigit yun eh. Yung 1.2 ang kapal. Tapos papabend na natin para may lagay na rin. Lalagay ko lang yung dalawang hinges. Tapos sibat na. Total maaga pa naman eh. Las 8 pa yung bukas ng mga ano, mga hardware. Okay, labanan na naman. Okay, layout natin yung sukat. 9-inch sa baba. Butas sa taas ha. Okay, na full weld na. Grind ko na lang para matanggal yung mga toxic na yun. Okay. Diretso naman eh. Kaya na natin sukatin itong mga ano, plain sheet. Ito. Para may order na. Kino-compute ko itong liso na magagamit. Pwede natin pagsaktuhin yung isang ano, yung isang piraso. Kasi 4x8 yun eh.
So magagamit dito nasa kinuwenta ko nasa 77 inches yung haba. So meron tayong natitirang 19 inch by 4 feet. 19 inch alanganin siya dito. So ang opening nito 22, dapat mga 24. Dito naman alanganin siya sa 19. Ayan. So mangyayari, nalagyan siya natin ng partition dito. Para maisakto natin yung tira na 19 by 4 feet. Ayan, paliwanag ko para maliwanag talaga. So ito bali yung tira nating plain sheet dun sa dalawang gate na malaki. 19 inch by 48 inch. Ang opening nitong ating service door, yun yung nilalagyan natin ng liso dito, 22 by 32. So kapag ginati natin to, magiging 18 inch. Pag nilagyan natin ng 2 by 2 rito, minus ano pa yan, ay 16. So pagka 2 by 2 nilagay natin dito, liliit pa yan ng 1 inch, bali magiging 15 na lang yan, 15 inch yan by 22. So makakakuha tayo dito, sobra pa yung 19, hatiin lang yung 48 yan, magiging 24. Pwede na natin gamitin dito sa dalawa, pero kung ibubuo natin, hindi po pwede yung 19 by 48 eh. Bitin sya, maglalagay tayo ng partition dito. So hahatiin lang to, tapos babawasan pa ng, so magiging 15 to plus yung bali na 2 inch plus 2, magiging 17. Babawasan pa ng 2 inch ito. O kahit hindi na, pwede rin eh. Yun, sakto. Meron siyang 2 inch na. Pag hindi na binali, meron siyang 2 inch na sobra. Pero maganda, tabasin na lang para malinis. Yan, merong sobrang 2 inch. Yan. So, isang piraso na lang gagamitin natin. Para tipid. Hindi na bibili ng buo. Na dalawa. Isang buo lang. Lagay ko yung 2x2 rito. Okay, yan na. Nailagay ko na. Nag-grind na rin. So, bali 15 by 22 nyan. Dalawa. 15 by 22 inch. Hindi na sayang yung pinagputulan dito. Tara! Order tayong plain sheet. Papabend tayo. Ligpit muna dito. Okay, ito. Order tayong materials. Si Maxi na lang, sakyan natin. Ito na yung plain sheet. 1.2. Ganito lang. Pala ko i-roll yun. Thank you.
Benta. Tara na. Uulan na. Dito na. Ano na natin. Ayun na. Ayun o. Sakto. Konting ano lang. Pok. Unahin na natin to. Nandito na rin eh. Okay. Ayan. Nasample ko na yung isa. Nailapat ko na. Medyo snug lang siyang konti, medyo masikip, snug fit. Ginamitan ko ng clamp para sumama. Ayan, pantay na pantay na. Napakalaking bagay ng may clamp pa, may ginagawa. Kaklam lang natin dito para weldingin para dumikit. Kaklam ito yung gamitin natin. Yun, yan na tayo mag spot. Break time muna. Mamaya na tuloy. Alas 12 na. Ayos na. Natasik. Grind na lang. Tapos, lagay na rin natin yung barrel bolt. Para dito. Para di na natin balikan. Ito yun eh. Kaso, i-repair to. Dahil maiksi yung naka-usli niya eh. Yan eh.
ko lang nakausli kakonti. Dapat pala dugtungan na lang. Nasa wala mang 1 inch lang nakasuksok. Kasi ito dapat naka-flash lang dito ito eh. Pag lumampos to, sobrang ganyan kasi tatama na sa poste. Ganyan lang. Sabihin mo iksi ito. Okay, next tayo. Hindi ko na nilagay yung barrel bolt. Nagpapadugtong yung kanya ano eh. Ito mismo. Maiksi eh. Oh. Dugtong tayo mga 1 and 1/2. 1 and 1/2 inch. Meron ako 16mm dun eh. Maiksing masyado. Tingnan natin. Muna ilagay. Hindi ko na nga pala pinalagyan ng stiffener to sa gitna. Ayan, kung mapapansin nyo, plain na plain lang siya. Ano? Hindi ko na pinalagyan ng stiffener na naka-X na ganun. Matal, makapal naman to eh. 1.2. Mabawasan ko to. Ayan, pag ganun. Para hindi sumasabit dun sa mga pinag-weldingan. Ligta rin na naman. Nailagay ko na yung kabila. Ito naman. Madali. Ganito na lang ginawa ko. Lalagay lang nitong tubular na to dito. Para may nakasalong na kagad. Ayan, pagka nilapat natin at dumako na doon sa mga tubular na yon, ito, sabi yung patay na. Okay, ayos na. Gagrind na lang. Lagay ko na rin to.
Okay, update tayo. Ito na yung isa. Yan, nailagay ko na itong barrel bolt nya. Yan. Bali yung pagsasabitan ng lock nya nandun sa isang gate. Yan, yun yung nakalagay. Tapos ito yung foot bolt. Yan, okay na yan. Ito naman isa. Nagpatulong na kay Bunso na buhatin. Sumakit yung aking likod. Oras na kaya, matapos kaya natin ngayon. 4:45 na pala. Hindi natin matatapos. Kahit maiano lang, mai-layout. Bukas na natin i-grind siguro. Okay, ayan, natapos ko na. Nailagay ko na rin yung barrel bolt. Yung kaasawa nung barrel bolt doon, saka na yun. Kasi actual yun pagka nakalagay na, saka natin ilagay yun. Para walang sabit, walang sablay. Okay. Pakap. Okay, nakapagligpit na. Bukas i-grind na lang to. Pasadaan natin sa flat disc. Wala sa eskwala ng konti itong ano, pagkakabend nito. Medyo nga nga siya ng konti. Ayan o. Kabilaan. Yan, gaano yung punado yan. Bukas magbubutas muna tayo dito sa pader. Bali mangyayari nito, reference natin sa elevation yan dito. Susukat tayo ng 7 feet dito, yung sukat ng kabiyak na gate. Nandito, kasi mataas yung dito eh. Mataas yung kalsada. Pagka doon tayo kumuha, pagka binuksan natin, sa side siya dito. Kaya dito tayo kukuha ng reference. Kaya doon 7 feet. Dito tayo kukuha ng elevation natin. Palusong dun eh. Tapos saka tayo magbutas. Okay, bukas naman.